Magandang araw sa inyo mga ka-idol, George Keanu here, The Carlon Expert. Napakaswerte ko ngayong araw na ito dahil first time ko lang pong makapunta dito mismo sa loob ng Honda Show. Along mandaluyong lang ito mga ka-idol. At first time ko rin gumawa ng review ng mga unit available nila dito. But right now, gusto ko munang umpisahan sa isang unit na medyo hindi masyadong nakikita ngayon sa labas. Yung tipo bang sa dami-dami ng nagpapakilalang brands ngayon, especially mga Chinese brands at SUV, ay tipo bang parang natatabunan na ang bagong 2024 Honda CR-V. So ikaw idol, meron ka bang naiisip kung bakit walang masyadong Honda CR-V ngayon sa daan? Meron ka bang idea kung bakit walang masyadong nabili ng Honda CR-V ngayon? Yan ang pag-uusapan natin sa video ito, di ba? Aalamin natin kung bakit hindi masyadong mabenta ngayon ang bagong CR-V. At sasabihin ko rin sa inyo kung bakit maganda ang Honda CR-V versus other leading brands. O, di ba? O, tara, let's go mga ka-idol! Before natin ikutan ang unit na ito, nais ko lang ipaalala sa inyo na kung sakaling intubayin po kayo ng bagong sasakyan, nais po ninyo mag-upgrade ng bagong sasakyan, gusto ninyo Honda, no? Whether kung anong variant man yan, balak po ninyo mag-trade-in ng lumang sasakyan into brand new units, okay? Mag-comment lang kayo sa video ito. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, The Carlon Expert. Or pwede nyo pong bisitahin ang dealership na ito. Dito lang po yan sa Show Boulevard, along Mandaluyong City. At hanapin nyo po ang aking ahente na si Ma'am Christina Uy. Sabihin nyo po, George Keanu, The Carlon Expert, para makalibri po kayo ng quality dashcam. Okay? So as you can see mga ka-idol, sa dinami-dami po ng mga brands na naglalabasan ngayon, especially yung mga Chinese brands, no? At yung itong bagong modelo ng Hyundai, no? At yung very famous na Ford Everest, still hindi pa rin natatabunan si Honda CR-V. Still gwapo pa rin siya, maganda pa rin ang kanyang design, maganda pa rin ang kanyang quality, performance, fuel efficiency, and power. Almost lahat mga ka-idol. But, as you take a look outside, hindi siya loud compared sa other SUV. Hindi siya bulgar talaga mga ka-idol. Kumbaga, walang angas o yabang ang unit na ito. Sobrang simple. Pero, kung tititigan mo siya, lalapitan mo siya dahan-dahan, mapifeel mo, idol, na uy, gwapo. Di ba? Gwapo yung design. Yung ilaw, yung front grille, yung emblem, yung chin. Di ba? Ito yung klase ng SUV na sa unang tingin mo ay parang hindi nga maingganyong bumili. Parang mapapaisip ka. Lalo na pag nakita mo ang presyo nito, idol. Pero habang nilalapitan mo ito, pinagmamasdan mo ito, ilalong gumagwapo. At mind you mga ka-idol, malaki po talaga ang changes ni CR-V compared dati. Mas lumaki siya. Mas nagmukha siyang luxury ngayon compared sa dati. Okay? So, tingnan natin ang kanyang presyo. Okay? Ang variant na ito ay ang 2024 Honda CR-V VX na 1.5 liter turbo na all-wheel drive CVT. At ang presyo niya, idol, ay nasa 2,280,000. Meron po siyang discount na 10,000, good for cash and bank PO. At meron din po tayong promo, mga ka-idol. Ito yon. So, based on 20%, approvable to all banks at pwede pang bumaba kung sakaling kayo ay ma-approve, okay, that's 242,000 based on 20%, okay? At ito po yung mga inclusions. You have comprehensive insurance,
shuttle mortgage, 3 years registration, at yung mga freebies. At ito ang magiging monthly mo. Ngayon, kung gusto mong mapababa yan, mga ka-idol, I suggest na taasan mo ang down payment, no? At try mong magpa-compute sa suki mong banko o kung saan ka depositor para naman ay mapababa mo ang iyong monthly. Okay? So as you can see, mga ka-idol, headlamps pa lang, very distinct, very sharp, very aggressive, napaagwapo. Ayan, no? Makita mo yung lines na yan. No? Shiny black finish. Tapos meron ka ditong DRL, LED, tapos may accent pa dito. Front grill niya, idol, oh. Kakaiba. Kakaiba yung design. Tsaka ang lalaki na ng butas. So, ibig sabihin, madali mong linisin ito. Madaling pumasok yung air intake. At meron pa siyang camera dito. And same with Mazda, no? Parang laminated na yung kanyang emblem. So, malinis talaga tignan. Madali mo siyang linisin, idol. Then, yung lower chin niya, ayun, meron siyang parang balbas dito or bigote something, di ba? And then, meron tayong maliit dito na front fog lamps na LED na rin. So, tingnan nyo maigi, mga ka-idol. Di ba? Habang tumatagal, gumagwapo ang Honda CR-V. Di ba? Okay? Sides naman, tingnan natin. Kaya lang mukha siyang simple, mga ka-idol, is because yung kanyang mag wheels. Hindi na masyadong inartihan yung kanyang mag wheels. But to tell you honestly, ito ay sobrang ganda para sa akin dahil simple, no? Maganda yung gulong na ginamit, which is yung Michelin na may sukat na 235 by 60 R18. Tapos naka-ventilated disc brake ka na, tapos disc brake din yung likuran. Tapos meron ka pang mataas na ground clearance. No? So sobrang simple po ng kanyang design. So check natin, mga ka-idol, yung kanyang specs when it comes to engine. Ayan, pasensya na kayo, mga ka-idol, ha. Hindi ko kasi masyadong kabisado ito, eh. So when it comes to engine, 1.5 liter na DOHC 16 valve inline 4 VTEC turbo, okay? Na may max power na 190 PS at 6000 RPM, torque niya 240 Nm. And then transmission niya is CVT with paddle shift, all-wheel drive. Fuel tank capacity is 57 liters. Fuel consumption, average lang ito, mga ka-idol, 6 to 9 kilometers per liter. Siyempre, petrol po ito, no? For city po yan, and 9 to 12 for highway. Depende po yan sa driver, idol. And dimensions, ayan, based on feet, yung length po natin, mga 15 feet pataas. Yung width po natin, 6 feet pataas, and height po natin is 5.5 pataas. Ground clearance po natin, yung sinabi ko sa inyo kanina, 208 mm, turning radius po natin is 11 meter, and then trunk capacity is 150 liters, and cargo natin is 840 liters, maximum cargo natin, mga ka-idol. Ayan. Okay? So as you can see, mga ka-idol, oh, tignan nyo maigi sa both sides, di ba? Nakita nyo naman dun sa kabila, di ba? Din dito rin. Ayan. Sobrang simple. Kung i-imagine nyo, mga ka-idol, mukha siyang Volvo, ano? Or yung parang CX-9 ng Mazda, no? Ayan. So, napakagwapo, napakasimple. No? Walang yabang ang datingan niya. Kumbaga, parang napaka-sophisticated ng SUV na ito. Okay? So, as you can see, dun sa kanyang roof, meron siyang aluminum accent ng kanyang roof rail. Tago yan, mga ka-idol, for aerodynamic. Tapos, shark fin antenna. Tapos, meron siyang chrome accent din dito. Ayan. Integrated side turn signal lamp. Okay? Tapos, ito po ay naka-keyless entry lang, mga ka-idol.
medyo mababa lang siya ng konti, pero di mo na kailangan ng step board. Hindi siya kasing taas katulad ng mga Everest, no? Ayan. So, check natin yung kanyang interior. Ayan. So, interior mga ka-idol, still, nandito pa rin yung wood trims. And then, meron siyang accent din dito. Silver accent. And leather po yung kanyang door handle. Tapos, meron tayong controls dito. Power retract, side mirrors. And then, meron tayo ditong bottle holder. Ayan. Tapos, speakers natin. Anyway, this one is equipped with 8 speakers, mga ka-idol. Ayan. So, narito yung kanyang dashboard. This is how it looks. Meron pa rin tayong wood garnish dito. So, pagdating sa kanyang dashboard, medyo may konting minimalist, mga ka-idol. Wala masyadong kurba, ano? Kumbaga, para lang magmukhang malinis talaga yung ating sasakyan, no? Walang masyadong parang chuba-ek-ek. Ika nga, di ba? Tapos, ito, hindi mo mapagkamalan na ito ay air vent na pala. Ayan, no? Yung sinasabi ko sa inyo, mga ka-idol, it's obviously minimalistic ang design ng ating bagong CRV. Okay? And then, meron tayo ditong push-start engine, paddle shifter natin, 3-spoke steering wheel, wrap ito ng leather. Okay? And then, meron tayo ditong power lift gate for the driver, manual leveling, okay, traction control. And then, when it comes to seats, premium leather seats, mga ka-idol, oh. Napakasuwabe. And then, power seats na rin po tayo. Pasensya na kayo, mga ka-idol, ah, dahil medyo low-bat po yung ating unit ngayon. Okay, and then, ito po yung ating shifter. And then, meron na rin tayong wireless charging dito. Okay, ayan, meron din tayong hill descent, electric parking, brake hold. Ayan. So, hindi mo na kailangan ng ano, idol, ng katulad ng ano, no, yung handbrake, no? Kumbaga talagang malinis na talaga siya tignan. Ayan, meron tayong bottle holder dito. And, ayan, yung center armrest natin. Ayan. Okay? And, when it comes to ilaw po natin, sabi nga daw nila, dampiin mo lang ito ng ganito, iilaw na daw yan, mga ka-idol. Sabi nila. Oo. Ayan. So, when it comes to features, mga ka-idol, sabihin ko na sa inyo, no? Ayan. Ayan po yung kanyang Honda Sensing, no? Yung kanyang features. So, meron po siyang cruise control, no? Which is located po yan dito, no? Cruise control, rear parking sensors, leather seats. Ito na nga yung, mga ka-idol, push start engine. Tapos, yung kanina, 18-inch silver-painted alloy wheels. Intelligent dual tri-zone climate. So, ibig sabihin nun, magkaiba ang temperature doon versus dito. I think, pati rin sa likod, mga ka-idol. And then, 9-inch touchscreen infotainment with Apple CarPlay. Bluetooth and Android connectivity. Ayan, mga ka-idol. Ayan. Okay? So, ito yung mga speakers po natin. Ayan, speakers natin. And then, meron tayong ilang airbags ba ito? Kasi meron siyang SRS airbags, knee airbag, side and curtain airbag. So, pwede na kayo lumutang, mga ka-idol. When it comes to brakes, meron tayong ABS, ABD. Security, meron tayong alarm, immobilizer, electric door locks. Speed sensing door locks, lane warning, and blind spot. So, ito po yung iba. Meron tayong auto high beam, lead departure, collision mitigation, lane keeping assist, adaptive cruise control, lane departure warning. So, marami, mga ka-idol, kung tutusin, ano. Yun nga lang, simple lang talaga yung ating SUV.
Kumbaga, yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi talaga siya mukhang loud. But definitely, mga ka-idol, busog na rin kayo. Yun nga lang, compared to other vehicles, mapapansin nyo, wala po siyang sunroof and moonroof. Mostly naman kasi ng mga SUV ngayon, yun ang ino-offer. But for me, I prefer yung ganito lang. Bakit? Because added safety for me, just in case may mga pollen debris or mag-rollover po kayo at hindi po naka-seatbelt yung mga nakasakay, tendency pwede po silang lumabas. Diba? So para sa akin, mas okay na ito at the same time, protection ko sa sobrang init sa labas. Gaya niyan mga ka-idol. Diba? So imagine ninyo kung yan po ay puro salamin, so less na yung safety ng konti pagkatapos kapag nabagsakan ka pa ng debris or medyo tinatamad ka maglinis ng iyong ceiling. So syempre makikita mo kagad yung mga watermarks dito na parang malamapa. Diba? Yun nga lang, ang comment ko lang dito mga ka-idol is syempre for me, mas maganda siguro kung gagawin na rin itong black trim, no? Para naman eh mas sulit para sa akin na maging combination po ng ating mga upuan at yung mga sidings natin. Yun nga lang yung para sa akin mga ka-idol, ang side comment ko lang rin is siguro mas maganda siguro kung wala na masyadong wood trim, no? Kasi parang medyo parang may pagka may edad na ang datingan mo pag may wood trims eh. Pero depende na lang po 'yan sa gagamit, no, sa driver. And then meron tayong pocket dito. O meron tayong mga USB, I think ano ba 'to? Type C charging ports. Tapos meron tayong air vent din dito. Ito yung ating ilaw, oh. Ganda, 'di ba? Tapos meron din tayong separate air vents din dito. And ito po yung seat arrangement po natin sa middle, no? So kung ihilain mo po yan papunta rito and backwards, ito po yung hawakan ninyo, no? Para instead yung dito, dito po yan. Then kung i-recline po ninyo in fold and tumble, ito po yung idol. So very premium po yan. Ang kagandahan po talaga sa Honda mga ka-idol is maluwag po yung legroom. Ayan. So normally naman ang CRV before mga 5 seating capacity lang. But right now, meron tayo dito 7 seating capacity. Medyo konting sacrifice na sa bandang likuran. For me siguro I suggest yung mga bata na lang ang ilagay mo rito instead yung mga adult kasi medyo hirap yung mga adult dito sa bandang likuran. Ayan. So, check natin mga ka-idol. Pasok tayo mga idol. Ayan, oh. Di ba? Medyo sacrifice na ng konti. Ayan. Okay naman yung headroom. Yun nga lang, yung legroom, eh, medyo hindi na komportable para sa akin. Pero kung, ayan, i-slouch ka ng konti, goods naman. Tapos ano ba to? Oh, naglagay ka na dito ng mga battle, no? Hindi na siya kakalog-kalog kasi meron ganito. Same thing lang rin dyan, no? Pero kung gusto mo mag-charge ng phone mo, yun nga lang, walang outlet dito. Wala makitang outlet. Okay? And kapag bababa ka, idol, medyo konting effort. Ayan. Ayan, idol. Ganyan ang itsura kapag bababa ka. Konting effort lang talaga. Ayan. So, I suggest, bata po yung pasasakayin po ninyo sa bandang likuran. Okay? Ayan. And, pagdating sa rear, meron tayo dito nakatagong rear spoiler. Tapos meron siyang premium plastic accent. Ayan. And third brake light. Meron tayong defogger. Rear wiper. And meron tayong camera. And then ito po yung LED natin na
rear tail lights, tapos meron tayong reflector, okay, dual pipe, and I think yung ating spare tire is nasa loob, underfloor mga ka-idol. So ang unit na ito ay equipped ng 360 camera. Okay? And then meron din po siyang blind spot monitoring. And then, yun, yung safety niya na every time na magdadrive po kayo, meron siyang lane keeping assist. And then yung pag meron po kayong sinusundan ng sasakyan, hindi po siya basta-bastang didiretso or babangga mga ka-idol, dahil po yan sa kanyang Honda Sensing. At narito ang kanyang engine, idol. Ayan. So, napakalaki ng kanyang engine bay, ano? So, madali lang siyang linisin, madali lang siyang kalikutin. Ayan. So, prone po ito sa mga pusa, no? Sa mga alaga po ninyong pusa. Or kung medyo may peste dun sa parking po ninyo, madali po siyang ikutan ng mga hayop, no? Pwede silang tumira dyan kung just in case hindi mo ginagamit ang sasakyan mo ng matagalan. Ang kagandahan lang dito mga ka-idol is, yun nga, hindi siya kulob. Maluwang po siya, wala siyang engine cover. So meaning, mas madali po siyang makahinga, no? Madaling ma-dissipate yung kanyang init. Madali mo rin siyang linisin. Kayang, kumbaga, kitang-kita mo na kaagad yung mga dumi. Ayan. Okay? O ayan mga ka-idol ha, nakita nyo na ang bagong 2024 Honda CR-V. The reason why kung bakit wala kang makita nito sa daan or wala masyadong nabili, because para sa akin, unang-una presyo. Medyo mataas talaga siya compared sa dati. Pangalawa, walang masyadong nagpo-promote, hindi siya masyadong loud. Pangatlo, ang daming kalaban, lalo na yung mga Chinese brands. Panglima, very aggressive yung mga ibang SUV gaya ng Ford Everest. Kaya kung mapapansin mo mga ka-idol, halos wala kang makitang nabili nito. But, merong sariling niche ito mga ka-idol. May sariling mga buyers ito. Yung tipo bang fanatic for Honda CR-V lang. Na tipo bang ayaw ko masyadong mayabang, ayaw ko masyadong angas. Gusto ko is yung pride, Honda. Gusto ko CR-V. Gusto ko maganda yung kanyang performance. Gusto ko malakas ang power, fuel efficient. Maganda ang riding comfort, safety, cabin space, no? Availability of parts, service, resale value. Yun ang reason kung bakit ka bibili ng Honda CR-V. So if I were you mga ka-idol, punta ka dito sa showroom, mag-ask ka ng test drive sa aking ahente na si Ma'am Christina Uy, magpa-quote ka, mas maganda, mataas ang down payment para mababa ang monthly mo at mapabilis ang iyong approval. At kapag na-release mo yung mga ka-idol, may regalo ako sa iyo. Free quality dashcam through the Car Loan Expert. Free install yan mga ka-idol. No voiding of warranty, no splicing tayo mga ka-idol. Sigurado magugustuhan mo yan, okay? So maraming salamat. Thanks for watching the Car Loan Expert.